Hello, seek and read the book of the Lord, Isaiah 34:16. Ngayon, this video is all about a reminder for us as Biblical Unitarian Christians, no? Bakit ba tayo Biblical Unitarian Christians? Ano ba ang scriptures na nakasulat na talagang sinasabi talaga na tayong mga Kristiyano ay dapat maniwala lang sa iisang Diyos, no? For us, there is only one God. Sino ba yung iisang Diyos na yan? Ilang persona ba yan? At ano ba dapat ang paniwalaan ng mga Kristiyano? Dito sa Corinthians, sa 1 Corinthians 8, ano? Kung aaralin natin yung buong chapter, this is a very monotheistic chapter. Nagsasabi na meron lang tayong iisang Diyos, na lumayo tayo sa mga idols, at meron lamang tayong isang Panginoon. At sabi sa Acts 2.36, ginawa siyang Panginoon. Basahin natin yung buong chapter. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat kung ang sino man ay umibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sabi ni Pablo, sabi dito na ang Diyos-Diyusan daw ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagamat mayroong tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. So in reality, marami talagang Diyos at maraming mga Panginoon. Pero tanong, sila ba'y tunay na Diyos at sila ba'y tunay na Panginoon? Sila ba ang dapat sambahin? Sila ba ang dapat kilalaning Diyos at Panginoon ayon sa Biblia? Babasahin natin ang patuloy. Maraming Diyos at maraming Panginoon. Maraming mga tinawag na Diyos at maraming mga tinawag na Panginoon, maging sa langit at maging sa lupa. Ngunit, ito yung premise at ito yung conclusion ng 1 to 5, which is the verse 6. Ngunit, sa ganang atin. Sabi ni Pablo, sa ganang atin. Sino ba ang tinutukoy ng atin? Sa ganang atin. Ibig sabihin, for us. Ibig sabihin, mga Kristiyano, mga taga-Corinthians to, no? Hindi lang to Hudyo, mga Grego rin ito. Nagpapatungkol to sa mga Gentiles at pinapangaralan sila ni Pablo kung sino ang Diyos na dapat kilalanin. At sabi ni Pablo, for us, sabi dito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ilang daw? Isa. Hindi tatlo, hindi dalawa. Eh tanong, Aaron, isa lang ang Diyos. Pero tatlong persona. Basahin natin kung tatlong persona. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Next. Hindi ho yun ang nakasulat. Ang nakasulat, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ito ho ang dahilan bakit kami tumitindig na merong iisang Diyos lamang, ang Ama. That is a biblical Unitarian. Ibig sabihin, Unitarian is a person who believe that God is a one person. Is a singularity of a person of God. Our God, according to the scriptures, for us, there is only but one God. Scriptural analysis that we figured out that our God must be the Father alone. Sabi kasi, but to us, there is but one God. Sabi pa ni Kristo, mas malala eh. That they might know you, the only true God. Ano ibig sabihin ng only? Only, it means only. If you know what is the meaning of only, you don't need to
to know other gods before the only God. It makes sense. That is the true meaning of the scriptures. And why Jesus was called God, like Moses was called God. But they are not our God. The Bible says our God is the Father alone. The point is, they are just a representation of God. Because Christ, again, is the representation of God. He had seen me, had seen the Father. He is the image of the invisible God. Because God cannot be seen. But Jesus Christ is the one who represents Him. He is the brightness of the glory of God. He is the image of the person of God. Like Moses. And Moses said that there is a prophet like him. And that is Jesus Christ in our time. He is our last prophet. He is our mediator between God and man. The man, Christ Jesus. One God and the mediator, Jesus Christ. Let us continue. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon si Jesus Kristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Marami nagsasabi na, kung si Kristo Panginoon, hindi ba siya pwede maging Diyos? Ang nakasulat, Acts 2:36, ginawa siya ang Panginoon. And ibig sabihin ba siya yung one, he is our one Lord, hindi na ba Lord ang Ama? Lord ang Ama, iba kasi ang pagka-Lord ng Ama. Ang pagka-Lord ng Ama ay YHWH, Adonai. No? Si Kristo, ginawang Panginoon, Adoni. Magkaiba yun. Magkaibang pagka-Panginoon ng Ama, pagka-Panginoon ni Kristo. Ang Ama ay Panginoon ng langit at lupa. He is the Lord of the heaven and earth. Why? Because He is the Creator. Read Acts 17:24-29. No? 20, actually Acts 17:20-29. Basahin nyo, tapos basahin nyo rin yung Acts, Revelation 4:11, so on and so forth. Because the Father is the Creator. Malakay 2:10, Isaiah 44:8-24. Read. No, seek and read the book of the Lord. Makikita nyo, isa lang talaga ang Diyos. Malakay 2:10. Ang iisang Diyos na manlilika ay Ama. Siya lang yung Diyos, Ama, na dapat natin kilalanin at sampalatayanan. Ngayon, si Christ, kung si Kristo ay Diyos, at ibig sabihin lang yun, He just representing God. At ang Ama ay siya ang original Lord, actually. Kaya si Kristo, minana niya yung pagkapanginoon ng Ama. Kaya sinasabi sa Hebrews 1, verse 4, na siya'y nagmana ng marilag na pangalan kaysa sa mga anghel. Nagigets niyo ba? Ibig sabihin, yung pangalan na yun, ibig sabihin authority, onoma in the Greek term. Onoma means authority. No, nagmana siya ng marilag na otoridad kaysa sa mga anghel. Dahil kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ika'y naging aking anak ngayon. Acts 13:33. No? At actually, kung pag-uusapan natin ang pagiging anak ni Kristo, meron ako isi-send na link sa description below, sa baba. Click nyo doon na si Kristo ay anak ng Diyos. True virgin conception, true baptism, and true resurrection. Doesn't mean na tatlong beses siya pinanganak. No. Tatlong